mga katahong ko, and welcome back sa aking YouTube channel. Oops, teka lang mga katahong ko, kung bago ka pa lang, don't forget to smash the subscribe button and hit the bell notification para notify ka palagi sa aking mga kalokohang videos. Anyway mga katahong ko, for today's vlog, kitang-kita nyo naman sa aking itsura, itsurang bahay talaga. So, kung napanood nyo yung aking previous vlog, diba, namili tayo ng ating pagkain. So, yun na nga, nakita ko yung aking paboritong ulam, guys. Sobrang paborito ko to. Walang iba kundi ang pusit. Ayan, mahilig po ako sa pusit. Para sa mga hindi po nakakaalam dyan, mahilig po ako sa pusit. Lalong-lalo na ang ating gagawin for today. Walang iba, magluluto tayo, guys. Magluluto tayo ng adobong pusit. Matagal-tagal na rin since yung last cooking vlog. Kaya naman naisipan ko guys na mag-vlog tayo ng aking paboritong ulam. So, pagbigyan niyo na ako guys kahit hindi naman tayo magaling magluto, pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba yung proper ano ba yung aking paano ba yung pagkakaluto ko ng aking paboritong ulam. So, let's start mga katahong and wish me luck. So, ito na nga yung ating pusit mga katahong. At before anything else, gusto ko muna siyang linisan. Tatanggalan natin ang kanyang buto. Ito yung ano niya, tinik pala, sorry. Ito yung tinik ng pusit. So, tatanggalan natin yan. Tsaka, ayoko din yung masyadong maitim yung sabaw. Kaya, nililinis ko din sa ilalim. So, ayan, tanggalin muna natin to. Hanggang sa maubos. At tsaka, hinihiwalay ko pala tong ulo niya. Natanggal ko yan. Para walang sagabal sa ano, sa pagkain natin mamaya. Pait! Baliktad tuloy. So, update ko kayo mamaya mga katahong ko. Linisan muna natin to. At papakita ko sa inyo yung mga ingredients kung paano gawin ang adobong pusit. Anyway, see you later, alligator! So, yun na nga mga katahong ko. Tapos ko nang hiwain ang ating sibuyas at luya na medyo marami para hindi po malansa ang ating adobong pusit. Siyempre, kailangan natin ng bawang. Ang iba sa inyo nilalagyan pa ng kamatis, pero ako hindi ko bet. So, kailangan natin ng oyster sauce, toyo. Actually, yung iba sa inyo na walang oyster sauce, kinagamitan lang siya ng asukal na with toyo. So, pwede din siya. And then, suka na hindi masyadong kita kasi tubig, kulay tubig siya. Huwag din kalimutan ang ating mantika at saka yung mga panlasa natin. Mga pamintang durog at saka asin. At kung gustuhin nyo rin, pwede rin kayong maglagay ng magic sarap. So, anyway guys, let's start na cooking. Let's see! Ayun mga katahong ko, nakasalang na ang ating mantika. Antayin lang nating uminit at ilulunod na natin or ilalagay na natin ang sibuyas, luya at ang ating bawang. So, ayun nga mga katahong ko, mainit na yung ating mantika. Huwag lang natin masyadong lakasan ang apoy. Uunahin na po natin ang pinaka, unang-una sa lahat, syempre ang ating sibuyas. Diba maingay? Halatang di sanay magluto, guys. Antayin na natin siyang medyo ma-brown-brown ang ating sibuyas. Ang ating luya. Actually guys, depende sa inyo kung ano yung una nung ilulunod or ilalagay sa ating mainit na kasirola or sa yung iba ginagamit kawali. Nakadepende pa rin yan sa inyo. Siyempre. After that, nilalagay ko yung ating bawang. Gusto siya. Diba? Mas maraming sarsa. Mas masarap. Masarap kaya?
So, okay na mga katahong, ilulunod na natin or ilalagay na natin ang ating pusit. Teka lang. Lagyan na natin ang ating pusit. Ayan. So, yummy. Medyo haluin natin. Haluin natin konti para yung ating sibuyas bawang is malagyan lahat. Then, after few minutes, lalagyan natin yung ibang mga sarsa. So, tatakpan muna natin siya mga katahong and antay-antay muna sandali. So guys, pwede natin lagyan ng supa. O, depende sa inyo guys kung gusto nyo ano, tatlong kutsara at saka ang ating paminta. So, pamintang durog po yun guys. Ayan. Sarap-sarap. Pansin nyo guys, malinis siya tignan kasi kinat ko siya ng ganito. So, yan. And then, lalagyan na natin yung ating toyo. Ayan. Tatlong kutsara din po yan, sukat niyan. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa ano, sa panlasa ninyo. So, antay muna tayo. Then, ilalagay natin yung ating oyster sauce. A few inches later. Ayan, kumukulo na siya mga katahong. Sarap. Natatakam tuloy ako. Haluin natin. Pansinin nyo. Ayan, ayan o. Sarap. O, diba? Sarap niya. Huli lang natin mga katahong ko hanggang sa ito'y lumambot. At syempre, ilalagay natin ang ating oyster sauce. Na siyang nagpapasarap lalo sa ating adobong pusit. Diba? Ayan, pansin niyo guys, hindi siya masyadong maitim kasi dahil nga nilinis natin yung ano, yung pusit kasi ayoko din ng maitim na pusit, na-adobong pusit. Kasi feeling ko, sorry to say, feeling ko hindi siya malinis. Ay gusto ko yung ganyan lang. Yan. So papakuluan natin yan guys at ante-ante lang natin hanggang sa ito'y lumambot. Ayan mga katahong ko, tikman natin ulit. Kung ayos na ba sa ating panlasa. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong black. Kasi, yan ang bet ko. Ayan, okay na sa aking panlasa. At titikman naman natin yung ating pusit kung malambot na ba siya. Kasi baka mamaya parang goma. Parang goma. Try natin. Approved na guys. Alitan na yun. Alam ba? Ayan. Malambot ang ating pusit. At masarap na rin ang ating timpla ng sabaw. Takpan natin at hintayin natin na mga 2 minuto pero dapat mahina na yung ating apoy. Then, ready to serve na guys. Tapos at saksa.
successful po ang ating pagluluto ng ating paboritong ulam, walang iba kundi ang adobong pusit. Sana po ay may natutunan kayo sa aking version ng adobong pusit. Mga katawang ko, hindi po ako professional na chef or hindi po ako palaging nagluluto sa bahay. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang aking sariling version ng adobong pusit. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking vlog for today. At kung nagustuhan nyo po, don't forget to like, share, and subscribe. Again, mga katawang ko, see you on my next vlog. Bye-bye! Yo.